Hi guys, kasama ko ang aking brother, Dabaltog. Si Dabaltog. Ito sa sakin niya, flex na natin ha. Yaris, Toyota, anong model? 2007, 3,000 dirhams. 3,000 dirhams, 2007. Nasa 45,000 pesos kung Philippine money. Balag natin, titignan natin kung... Pwede ba ako mapo dito sa harap? Ayan. Titignan natin kung ano ang... Bakit meron ka nito? Ha? Meron ka? Sa misis ko. Ang tawag dyan, ebidensya. Ito nakakapang ano? Sa misis ko. Siyempre, dalawa kami. Ah, dito kasi guys, sa Dubai, bawal ang may bata na walang ganito. Ang tawag nito? Seatbelt. Restrainer, parang ganun. Para... Para So, 2007, Toyota Yaris, automatic. Wah, malupit oh. May yung ano, TV. Pag umatras ka. 3,000 dirhams. Grab. Ganito ka mura ang sasakyan dito sa Dubai. Mas mahal ang license dito. Magkano license na gaso niya? Ha? Malot ng 10? Oh, mga ganun. 8,000. Kasi dalawang take lang siya eh. 8,000 plus. So ang nagasto niya, sabihin na natin 8,500 dirhams times 13. So mga more or less na sa 100,000 pesos, driver's license lang yan. License, yung kotse 3,000, ito may aircon, malamig. Mukhang kukunti pa rin natakbo niya, pwede ka dumaan dyan. Sino? Oo. Ay, sandali, pasarja pala tayo no? Oo, pasarja tayo. Diretso tara. Eh, alam mo naman, taga Pujaira ako. Diretso pala, sorry. Ito kami ngayon sa kabilang sa kapatid niya. Kapatid namin. Iikan mo, itur mo ako kasi hindi ko alam daan dito. Taga Pujaira ako. Taga Pujaira siya sa ibang Emirates yun. So parang dalawang oras from Dubai. Akala ko punta tayo dun sa Karam. So... Ganito ka murang kotse dito sa Dubai, may 50,000 ka, meron ka ng kotse magandang ganito, komportable. Sana ganun din si Pinas, no? Yung 50,000 mo yung ano, maganda na rin. Kaya lang, mataas ang bentahan pa rin sa atin eh. Pero pag bumili ka talaga, kailangan may car diagnosis scanning. Mababang ganun. May OBD ka? Meron. Siyempre, kung sa, ganyan, sa apps o totoong OBD? Ito, totoong dyan. Wow. Magkano bilhin mo? Ha? Ayun, no, sir. Magkano bilhin mo? Easy yung pamahalan din. Kaso lang, yan yung mga investment na sinasabi. Magsirang sasakyan mo, hindi na mini-mini-mining mo ang mechanic. Iba na kasi ang kotse ngayon, di ba? Since computerized na mga kotse ngayon, hindi na uso yung mga albularyo na mekaniko na pakikinggan na lang, no? Oo, sasabihin sa'yo, ito yung sira, tapos pinabukasan, ay may sira na naman. Ganun yun. Pero kung merong pang-scan ka, eh okay na yun. Nalalaman mo kagad, ito yung sira, ayusin mo. Eh, itin sa gasgas. Yun din palang advantage na may computer box. Kasi OBD mo na lang siya. Tapos parang ECG, diretso na kagad yun, ikita niyo. Ako medyo albularyo pa yung kotse yung banyo ko eh kasi 1996 wala pang computer. Mas maganda pa rin yung mga manual. Kaso lang yun nga nakakapagod din minsan. So, gaya ng sa akin may arthritis ako eh hindi mo na kailangan ginagamit. Dito sa Dubai as a UAE iba ang lisensya ng manual sa automatic. So siya, ano to, license mo is automatic, manual. Pwede siya mag-drive ng automatic. Pwede maging taxi driver. Pero kung ikaw ay nag-drive ng, ang license mo ay pang automatic, hindi ka pwede pumunta sa manual. Iba rin yung motor. Iba din yung motor. Iba rin yung dump truck, lahat. Kanya-kanya yun. Kanya-kanya. Pero ano yun, schooling pa rin o? School, lahat schooling yun. Halimbawa, kotse ako, tapos punta ako sa motor, schooling ulit. Schooling? No. Another 10,000 yun. Ano yung bagong lisensya? Sabi nila sa Pinas parang 8,000 yata sa Pinas ang driving ngayon. Siguro feeling ko okay lang din yan para matuto tayo. Gaya nito guys.
Nakita nyo yung yellow lane dyan sa gilid. Maluwang pa yan. Pero pag once na dumaan ka dyan at nahuli ka ng pulis, halimbawa traffic, pag traffic walang dumadaan dyan. Ang pulis yan, emergency yan. Ang pulis lang yan, bombero, pulis. Pag ikaw dumaan dyan, black points at saka napakalaking penalty. Mayaman ka naman, edi okay lang, dumaan ka dyan. Mayaman ka. Ako nga nagka-black points ako. Ilang points? 4. Kasi nagsiselfon ako, emergency, tumatawag yung hospital. Pwede ka nang umakyat dito sa Maitisalan para ano? Meron pa kasi isa doon pero hindi ko kabisado eh. Baka maligaw lang tayo. Ay! Pwede pala doon sa Sunapur. Dito na lang Maitisalan tayo. Oo. Kaya lang medyo baka lumagpastagpasan. No? So ito po ang going to Sharjah. Sharjah 80. Patungong napakasunod na. Omar Queen. Yan. So takbo namin is 80 to ito pala no? 100. Pero pag pagkasakay nakasakay ka para mabagal kasi lahat sila natuwan. Parang 6 lanes. Ito yung pangalawa tayo mga kapatid. Pwede rin dito ang pangagit na kasi lahat mo tapagawin. So dito guys sa Dubai, dapat alam mo yung pupuntahan mo kasi may sinusunod dito na alam mo dapat yung rota mo, yung pwesto mo. May penalty ang swerving kung tawag mo. Change lane na, pagkalimbawa ito, mag-change lane ka sa solid line na yan. Ayan, may penalty din yan. So kailangan sundin mo. Eh, yung pag-aaral na ginagawa sa Pilipinas, punta lang, isusundin natin yun. Maiwasan natin yung mga disgrasya. Kita nyo yan, no? May mga strip-strip dyan. May mga linya yan. May mga purpose lahat. Kalimutan mo yung sunglass mo? Pero pwede tayo sa next na next yan, dapat hindi mo kalimutan yung lisensya mo kasi meron dapat eyeglass sa likod yan ay nilalagay nila yun may picture ng eyeglass next sa signal right ayan guys oh papakita ko ha sa mga nasa kabayan natin dyan yung solid line na yan yung nakikita niyo dyan ibig sabihin walang sino man ang pwedeng pumunta sa kanan o sa kaliwa. Pag lumipat ka, pagkataon na nakita ka ng po, ay actually may mga CCTV dyan. Eh, may penalty. Ganun na kadali ang ano, ganun na kadali. Yan, so it is a lot metro station, yan. Dito tawag natin green line. Unmanned train yan pa, pag ganun. Shhh, doon hanggang sa dulo. Bihirang nagbubusina pa. Dito ang busina, ginagamit lang pag talagang emergency na. Kunin mo yung sarja mo may ating tapos dire-diretso naman tayo nagkakatakas ko sa'yo bakit alam mo kung gaano wala ka namang sasakyan. Alam mo bang in-scooter ko to nung ano nung kinuha ko yung passport ko scooter ko mula metro hanggang dyan scooter oo oh, ano yan nung March yung nakikipagunahan ka sa sasakyan hindi dito ako sa taas dito sa taas dito tayo hindi diretso lang. Sa taas ako dumadaan, hindi pwedeng dumaan dito sa baba. Napakatalino mo sa daan. Dito sa Dubai guys, mayroon na mga daanan yung makikita nyo si school sa gilid. Diyan lang pwede yung bike at saka scooter. Ngayon kung sakaling bumaba at nahuli ka ng pulis, 400 dirhams yun. So mga nasa 5,000 to 6,000 pesos. Fine. Yan yung bagay nila. Take right man dyan. Kita niya yan, mga yan, may mga dito talaga, solid talaga yan. Bawal ng bike. So, dito na kami sa Alcaceres. Okay, diretso na lang.
Dahil na kami ni Pauline dito. Dito ba kahapon? Nice, passport. So, ayan guys, yung isa sa mga overpass ng Dubai. May aircon sa loob yan. Yung mga camera, oh, nasa radar. Pag nag-overspeeding ka, dapat naka-smile para ang penalty. Naka-smile kang may penalty. Yung paglabas ng ngipin, wala na. Wala libre na. Libre na. Diretso lang na. Speeding ka daw, mag-smile ka. Pag nag-smile ka, may discount. Pero pag lumabas ang ngipin mo, walang discount. Yan. Hindi, pag lumabas ang ngipin mo, libre na. Libre na. So guys, ito ang Alcos East Dubai. So makikita nyo dyan yung matataas na building, yan ay ibang Emirates na yan. So yan ang Sharjah. Sharjah United Arab Emirates. Boundary. So, kakadikit lang naman eh. Doon kayo dati no? Oo. Alnada ba yun? Alnada. Malapit. Ang mga park. Ang Dubai po ay maraming park para sa mga family. Iba yung halak ng 1.5 na nabit. Ano ba to? 1.5. Mga mahina no? Mabilis siya sa arangkaso pero pag yun nasa ayos na din para kay Mrs. Ito ha. Pagbabae, nagdadrive ako. 3,000 dirhams. Ayos o. Oh. Ilang kilometers to na pa mo? Huh? Yan. 194? Oo, 194,000. Pero maganda pa kasi yung transmission niya. May pag nag-change gear kagad. Change gear. Yun yung malalaman na kung 50 pa lang. Change gear na lang, bababa siya sa address yung RPM niya. Oo, no? Diretso lang. Oo. Pwede ka na kumuha na isang linya. Pwede lang? Oo. Kasi may pasok ka sa may gasolina sa tayo sa service. Ito guys, may tinatawag tayong placing dito. Yan, no? Yan. Halimbawa yan, may solid line dyan. Tapos, nandito ka, hindi ka na pwedeng gumanon. Kahit malapit ko. No, at least iris mo. Nakikita nyo yung sa may doon, may card. Yan, sorry ha. Yan. Mayroong camera dyan, di ba? Ayan. Kung medyo malakas-lakas loob mo, from there, pwede kang ganon. Pero, may fine ka. O, di ba? Yan, kasi yung mga nandito, libre silang dumaan. So, risk at your own life. Yun yung police, oh. Ako na kung yung polis. Okay lang naman yan. May radar yung polis na yun, no? Sa taas nun, may radar. So, dalawa, oh. Isang radar na stable, isang radar na polis. Laking fine pag mo. Pag hindi ka nag-giveaway sa kanya, black points ka. Libo ang penalty ata. Hindi ko memorize yung mga penalty. Sa kabilang service, after ng gasoline station. After ng gasoline station. So ito dapat ang may turo sa atin, yung placing. Hindi yung sisigaw-sigawan mo yung police tapos wala ka palang lisensya. Stop. Kasi papasok. Ito na yung truck. Nag-stop yan kasi galing kami sa labas. Sa Pinas, sabi nila, nauna ako eh. So, konti disiplina lang. Kailangan talaga natin mag-aral. Magaling lang ka talaga yung Pilipino sa diskarte pag driving. Kaya mostly rin ang mga driver dito yung mga bus, Pilipino. Oo, mga Pilipino. Yung mga mahabang bus. Ano, may mag-click. Hindi natin kung may mag-click tayo mahabang bus. Lakas kasi ng loob ng Pilipino. Tsaka, ano eh, magaling ang Pilipino. Saan na ba yun? Ito, sa kabila. Sa Pewa. Ba ito? Hindi, dito yun. Tapin? Oo, tabi nila yung Fairma. Wala naman ticket niya, di ba? Wala. Alright guys, andito na tayo sa ating pupuntahan.